Ngayon ang topic natin is how to edit my YouTube video gamit lang ang iyong phone or Android phone. Yes, yes, yes. You hear me right. Just using your phone. So, hi mga learners. This is Sir Maestro and welcome back to my YouTube channel. Ngayon ang topic natin is how to edit my YouTube video gamit lang ang iyong phone or Android phone. Yes, yes, yes. You hear me right. Just using your phone. But before anything else, if you will find this video informative, please show your support to my YouTube channel by simply click the subscribe button here, the red button here. Yes. Yes, you got it correctly. Yes. That bottom. Go ahead. Click that. You did a great job. Very good. Magnifico. Excelente. Thank you guys for clicking that. And actually, I first learned to edit my videos on my computer. But now, I use my phone to edit my videos since I'm too busy. And also, lagi ko kasing dala ang phone ko kahit saan ako mapunta. Like for example, like travel, work, training, and some events. No, I always bring my phone with me. So, kapag may free time ako, example, nasa biyahe ako, pag may traffic, ayan. So, makakapag-edit ako agad. No? Shoutout nga pala dyan sa mga bumabiyahe sa EDSA. It takes 2 hours from Cubao to SM North EDSA para makarating. So I use my time to be more productive. So if you are interested to know how to edit my video gamit lang ang iyong phone or Android, just keep on watching, guys. Watching. Woo! So syempre, I use app or application to edit my... Lang. Ayan. So, ayan. Siyempre, I use app to edit my videos on my phone. And you can download it from Play Store or App Store. No? I think Play Store kasi it's Android. No? So, ito na. Ang pinakamahiwagang katanungan. What application I use for editing my video? And the answer for that is... Ta-ding! I use KineMaster or KineMaster. So, ang KineMaster kasi ay commonly used by a video editor for Android user, and it has a powerful tool. Like for example, you want to you have a video, then you have to layer some video again. For example, sa video reaction, di ba? May video ako at the same time, nakalat ko yung video. No? So, nag-layer ako ng panibagong video. So, for layering, yes, you can use that. No? This KineMaster. In addition, you can also use this for voiceover. Now, for example, may tinitang video na walang sound and you want to say something about it, then you have to put voice recording, no? You can add voice cover for that. Okay. Next is yung chroma key, no? Chroma key naman yung papalitan ko yung background ko. Ayan. Papalitan ko yung background ko, kailangan yung green screen lang ako sa likod, tapos makapalitan ko na yung background ko. For example, papalitan ko yung background ko, nasa ano, Great Wall of China, tapos maging sa Palawan, sa Thailand, okay, sa North Fuji, okay, no? So kaya ko palitan yung background ko. That is the chroma key. And of course, if you want to speed up your video, you can use the speed control. You can also, if you want to slow mo your video, you can also use the speed control for this app, which is the KineMaster. Ayan. And also, if you want to put some subtitle, for example, you want to put subtitle for your video. No, for example, you're talking in other language, and for you to be understand by other people internationally, you can put a subtitle in English or any language you want. No, and also. Ayan, you can also use this app to put some video effects on your video, no? Some effects. For example, it's raining, you can put some rain even though it's not really raining. Ayan. No, tapos you can also use this for ano, when it's snow. Ayan. So, you can use this app which is the KineMaster. So, I highly recommend this app, and this app is an app that is I commonly use for editing my videos. So, are you now ready? So, our goal now is to show you how I basically edit my video on YouTube. So, first I make an intro video, no, then tapos yung actual video. So, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa aking video. And 1, 2, 3, 2, 1. So, of course, una dapat buksan nyo ang yung application na KineMaster. Kapag bukas na siya, ang gagawin nyo, i-click nyo tong icon na ito. So, click that. Then, click the empty project. So, yan. Kapag nakita nyo na yan, pwede na kayong magsimula. So, since ang goal natin ay, ang una kong ginagawa, gumagawa muna ako ng video for introduction, no, sa aking YouTube channel. So, to do that, meron na akong na-download na pre-template para sa introduction ng video ng mga YouTuber, no. So,
anong gagawin ko para maipasa ko dito yung dinownload kong video? Ang gagawin ko ay pupunta ako ng media browser. Ito. Click ko yan. Then, kailangan yung hanapin kung nasaan yung video na yon. So, I think nandito siya sa export. Then, I will click this one here. Ayan siya. So, ayan yung na-download ko mula sa YouTube. No? And so, you can explore it by moving to the left, to the right. Ayan siya. Now, I want to make this part. Ayan. Gusto ko yung part na to mag-zoom in. This part. Itong part na to. Gusto ko mag-zoom in. So, parang lumalaki siya. Ang gagawin ko, ikakat ko siya. So, hahatiin ko itong video na to. To do that, you have to select this. No? Click nyo muna to. Kailangan mag-dilaw yung clip sa baba, yung sa timeline. Tapos, hanapin yung icon na scissors. Nasa taas yan dito. No? Click nyo yan. Pag na-click nyo, hanapin yung split at playhead. Pag nahanap yung split at playhead, automatic mahati yung video. Or, ang bisang paghati ay nakabase dun sa line na makikita nyo sa timeline. So, nahati na. Bakit natin siya hinati? Kasi gusto ko yung part na to. Itong part na to. Ay mag-zoom in. So, to do that, I have to tap the yung first clip. Tapos, ikakrap ko siya. Tapos, tingnan nyo yung merong start position and end position. Click nyo yung end position. Then, click nyo yung display, video display. Gagamitin ko yung dalawang kamay ko para mag-zoom. Ang ginagawa natin ay gusto mong ipakita kung ano yung magiging end view ng video na gagawin mo. So, ikaw bahala. Then, gusto mo, nakasakento, nasa right side yung ano, yung image. O yan, nasa left side. Ako gusto ko nasa center. Gusto ko, habang nagsusum, ito yung maging end position niya. So, kapag okay na, iti-check ko na siya. Hindi ko siya nalagyan ng start position, nasa end lang ako. So, kapag plinay ko yan. Ayan, so nag-zoom dito sa part. Ngayon, ito namang pangalawang clip, dahil hinati ko, kaya naging dalawa. Gusto ko naman i-crop to. Ang makikita lang yung nasa gitna. To do that, i-click mo yung, i-click natin tong second clip, tapos pakihanap yung crop. Ayan, i-crop natin siya, tapos isi-center natin para makita lang yung center. Ayan. Tapos, ang gusto natin ay kung ano yung itsurang to, ganun din yung end position. Kung ano yung start position niya, ganun din yung end position. So, pinot nyo lang equal. Ayan. So, pag-plinay natin yan. Ayan. Nakita nyo, nag-zoom na sa gitna. Hindi na napansin na sa baba. So, now, ang next step natin ay maglalagay tayo ng image dito sa may gitna, no? Sa may center na na-perform. Gusto ko maglagay ng image dyan. So, ano ang gagawin ko pang maglalagay ako ng image dyan? Okay, hindi tayo mag-insert, kundi mag-layer kasi may na-insert na tayo. So, magpapatong lang tayo. Pwede tayo magpatong ng video, pwede rin tayo magpatong ng picture. Pero ako, picture yung papatong ko dyan. Yung mukha ko. Ayan. So, napatong ko na siya. Ngayon, may gusto kong gawin niya sa picture ko, no? Gusto ko circular siya, pa-circular. So, ang gagawin ko, ikakrap ko siya, tapos hanapin ko tong mask, tapos imu-move from left to right. Ayan, para ma-activate yung mask. Pag na-activate na siya, pwede kang mamili ng shape na gusto mo. Okay? Pero ako gusto ko ay circular para mukha siyang logo. Ayan, di pa ako tapos, click ulit yung picture kasi may gagawin pa ako. Crop kong transition, ay maganda yung, ayan, ngayon mag-a-add ako ng feather. Nag-a-add ako ng feather para mag-blend ng maganda yung background sa kanyang logo ko. Para magmukha siyang natural. So, kapag okay na, I think that's enough, no? Check nyo na. Ayan. Ngayon, dahil masyadong malaki yung logo ko, i-click ko lang siya. Tapos, pipindutin, ayan. Kung gusto nyo i-adjust, palakihin or paliitin siya, pindutin nyo yung arrow na pa-diagonal. Ayan. Ayan siya. No? Ayan siya. So, since maliit siya, ayan. Isasakto natin siya dito. Ayan. Okay, ngayon nandiyan na siya, gusto ko bongga yung kanyang pag-entrance. Lalagyan mo ng maging bongga yung pag-entrance niya. Lagyan nyo ng in-animation. Gusto ko fade lang, ayan, fade. Ngayon, pag nag-out naman yung picture, kapag aalis na yung picture, mag-exit na siya. Gusto ko na siya ng lagyan ng out animation. Ayan, dito yung out animation dito, ayan. Dating niya, gusto ko dyan yung, ayoko ng spin. Gusto ko ng scale up. Ayan, tapos pwedeng mabilis kayo, pwede yung bilisan, pwede yung bagalan. Ayan, pwedeng mabagal ito, alam ganda. Ayan, sige. Ayan. So, okay na yan. Check. Sige natin. Ayan. Ngayon, hindi sakto yung image. Sakto natin. Check. Ayan, check natin. Tingnan natin. Okay, so ngayon, tapos na tayo. Okay, so ang next step natin ay maglalagay tayo ng text, no, dito sa ilalim ng picture. To do that, una naglalagay muna ako ng sticker para may background yung text. So, pindutin niyo lang po yung overlay, tapos may mga stickers na ako dito like this. Ayan. So, ito yung pinili ko.
click OK. Move natin para makita natin na. So, ang pinili ko ay ganito, kalaki. Lagayan natin siya. Ayan, dyan ko lalagay yung text. So, kapag tapos na check nyo lang, okay, tapos mag-insert na tayo ng text. Ayan, so text, Sir Maestro, all capital. Maestro. Click OK, kapag tapos na, i-align natin dyan sa center. Ayan. So, if you want to change the font style, you can do that, no? Just click the... Ayan. Natin siya. Limit natin siya in the ratio hanggang dito. Ayan. So, magpalit tayo ng font style, no? Pag magpapalit ng font style, click natin dun sa timeline yung text. Tapos, click nyo yung letter mga yung A. Ayan. So, ang gusto ko dito ay, let's say, robotic condensed bold. Ayan. Sir Maestro. You can change the color by clicking this one. No, pero ako okay na sa akin yun. White. Ayan. Tapos habaan natin itong yung duration ng overlay natin. Isakta natin siya. Ayan. Habaan natin ang duration. Ay, masyadong siya mahaba. Ayan. Let's see what happened. Ayan. So, adjust natin ng konti. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, lagyan natin ng entrance, ng in-animation at out-animation yung text, pati yung overlay. So, to do that, lagyan natin in-animation. Click nyo lang yan. Gusto ko fade lang para normal lang. Pwede nyo mabilis, pwede nyo mabagal. Ayan. Check okay if you're done. Click nyo ulit yung text. Gusto ko out-animation. Click natin yung out-animation icon, tapos fade ulit. Ayan. So, check. Ayan. So, overlay, then lagyan din natin siya ng in-animation, fade. Tapos, out-animation, fade. Check if you're done. Play natin. Yan na siya. Ayan. Pwede rin yung parang nagte-text yung type niya. Yung animation. Let's say, gusto ko yung in-animation yung parang nagta-type. Meron ba ako? Ayan. Ayan. Tap niya natin. Kasi hindi siya bagay. So, I think mas better yung... Ayan. Hanap kayo ng gusto nyong in-animation. Ayan. So, yan. Okay na sa akin yan. Tingnan natin. Sir Maestro. Ayan. So, adjust natin itong. Ayan. So, that is how to put an text and overlay. Okay. So, ngayon. Papasok na natin ng ating regular video. No? So, nag-take na ako ng video kanina. So, i-insert na lang natin siya dito. How to insert that new video? Multimedia browser. Hanapin niyo yung video na ginawa nyo. Nandito yung akin. Ayan. So, ayan na siya. Pwede niyong gamitin ng dalawang kamay at i-pinch para makita niyo siya ng kabuuan. Ayan. So, ito yung video ko na in-insert. No? Ngayon, blokayan natin siya ng konti yung timeline. Ayan. Para makita natin kung saang part niya. Pwede ka na dyan mag-delete ng mga part na hindi importante. No? Ayan. So, for example... Maestro, and welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for example, lalagayin ko yun sa unahan. Ika-cut ko siya. Split playhead. Ayan. Check natin. Back to my YouTube channel. Mali ang hati ko. So hi mga learners, this is Sir Maestro and welcome back to my YouTube channel. Ayan, so ngayon. Ayan. So ngayon ito, ililipat ko ito sa unahan kasi gusto ko may parang pa-intro. May pa-preview ko. Tapos, so ngayon ang gagawin natin ay mag-delete tayo ng portion ng clip na ito. So, this one, yung nasa, yung linya, yung sa left side na ng clip, gusto kong i-delete. Ang gagawin ko, click the scissors icon, then trim to the left. So, madi-delete yung nasa left. Ayan. So, pwede ka lang i-play. Ayan siya. No, ganun lang. So, ganoon lang pag mag-delete kayo ng mga parts dito sa video, no? Ayan. So, I hope you learn a lot. Ayan guys, so tapos na tayo. This is how I edit my video. I hope you learn a lot. And please don't forget to like this video. And if you find this video informative, please don't forget to click the red button here, the subscribe button. And please click the bell button or the bell icon, no? If you want to be more updated about my new videos to be uploaded. Ayan. So, bye, learners. Again, this is Sir Maestro.
na nagsasabing lamang ang may alam. Bye!